Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Okay, so magandang hapon, Pilipinas and millennials. Good afternoon. So welcome to the very first millennials program of the V81 Radio South Manila. All right, so this is our extension station and we'd like now to open our second program and the very first millennials program by the millennials, by a millennial, with the millennials, and for the millennials. Okay. So this program will showcase the young professionals' aspirations, their work, and maybe their successes, and in doing what is right, progressive, and inclusive. All those in their roadmap while making a difference. I'd like to call on my partner, Charlie Diaz. Well, good afternoon, Digital Pinoys Worldwide. This is Charlie Diaz, your co-host for this new episode of Making a Difference program by our, anchored by our very own millennial cool lady, Miss Erika Mison. Oh, ayan na siya. All right, so welcome, Erika. Hi, Sir Ronnie. Hi, Sir Charlie. Hi, everyone. Thanks for tuning in. I'm really, really excited for today. You know, we have a lot in store. So thank you so much. And thank you also to V81 Radio for giving me this opportunity to have my own broadcast. Really exciting. All right. How do you describe millennials? You having millennial kin? Well, you know, other than they are the main market of everybody in the business world. Well, we always have this notions about millennials, but for one thing, we know very for a good fact that they wouldn't want to leave the safe accommodation of their parents. Not unlike us when we were really raring to get out when we were 21 years old. They probably think about it on the opposite direction, but then whatever works. They behave and their spending patterns are different from a business standpoint. And they are more, I think they're more daring. For things to experience in life, like food, like travel, like going to places, even new experience on things to do, doing outdoors and stuff. So that's pretty much what I can think about millennials as it pops up into my mind right now. All right. But as they say, millennials are number one, tech savvy. Digital, right. Online. Number two, among millennials now, are with a higher EQ because they tend to have more social advocacies that they are embracing in their lives. At pangatlo, I think they're more entrepreneurial. They might not be the standard business people, but they would like to try new things and do it on their own. Again, I am Erika Mison, your host and online friend. So today, for my first ever episode, I invited actually the SK Council from Barangay Don Bosco in Paranaque. Actually, just a backstory, the SK chairwoman actually is my college batchmate. So that's how I got to know about their SK Council in Barangay Don Bosco. So Let's not prolong this. I would like to introduce the SK Council of Barangay Don Bosco. May we call on the SK Chairwoman, Ms. Kim Bonsol. Hello, thank you, Erika. Hi, Kim. Your two SK Kagawad. So they're also here today with Kim. May we call on Dexter Quilang? Hi, hello, Erika. Nako, it's a great privilege for us, Council, na ma-invite nyo kami dito sa V81 Radio. So, ngayon, gusto ko lang patiin yung SK Council ng Paranaque, yung mga families ko na ngayon nanonood sila sa ating platform. Ngayon, congratulations, Erika. Good luck. Thank you so much, Dexter.
I promise you guys, we're gonna really enjoy today. And all our watchers, actually, all our viewers, you guys are really gonna enjoy today's episode. And of course, I would like to welcome the other SK Kagawad, Marjon, Agualada. Hello po, at Erika. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng tagapakinig ng V81 Radio. Isang pasasalamat na po na naimbita ka mo dito sa programang ito para maibahagi yung mga experiences natin at SK na aming barangay. And congrats na lang at Erika. Thank you so much, Marjon. What is your story? How did you become part of the SK? Did you do this on your own, or did your relatives maybe they pushed you to do this? So what's your story? Maybe we could start with, of course, your SK chairwoman, Kim. Yes. Brief lang kung paano nag-start. My lolo kasi was a three-termer counselor here in Paranaque. Siguro I was like 5 or 6 maybe during his first year, sa first term niya. And talagang bata pa lang nakikita ko na kung paano maglingkod talaga, lalo na sa mga constituents. And during those times na at a very young age, namulat na rin kami na dapat pala talaga maganda tumulong, lalo na sa mga So tayo. Sa akin naman, Erika, just to give you some brief history lang, part ako ng SK Council na year 2010 to 2013, which is yung last SK bago siya i-abolish. So, alam mo yun, Erika, 3 years of service, para sa akin, sobrang kulang, parang hindi ko na-fulfill yung sarili ko na parang mag-serve, parang nakulangan ako. So, pero unfortunately, si SK is na-abolished. Yes. So, pero hindi naman natapos yun doon. After that term, tumakbo yung dad ko as barangay kagawad. Nakakatawa, Erika, kasi nakakatawa that time kasi ako yung naging, isa ako sa naging advisor ni Papa. Ng barangay kagawad. So doon, sabi ko sa kanya, pa, gusto ko yung gagawin mong advocacy sa pagtakbo is parang mabigyan ng karapatan yung kabataan. Okay? Pero unfortunately, Erika, hindi nakuha si Papa, hindi siya nakapasok sa barangay council. Okay. So, sobrang swerte ko talaga kasi nagkaroon na naman ng SK at binago yung law niya na yung age bracket niya. So, di na ako nag-hesitate, Erika, talagang tumakbo ako kasi yung heart ko to help youth talagang sobrang firing yung noong 2010 feeling ko andra ako noon 16 years old lang ako. So yung utak ko as 16 years old gusto ko lang yung projects like party, feeding programs. Right. Yung mga basic projects lang yung nagagawa namin. Pero ngayon, kinoconsider na namin si Livelihood, even the drug abuse, kasama na po sa part ng SK, kasama na po kami doon. So, ang laki po ng trend, sobrang laki po ng difference na serving 16 years old na ngayon po is 24 years old na ako. And naging malawak po yung scope po bilang SK kasi hanggang 30 years old na po ang SK ngayon. Right, yes. It's in the law, right? According to the law, youth is considered from 15 to 30, am I right? Mm-hmm. So yeah, masyadong malaki yung hawak naming age bracket, Erika. Yes. But you know, again, I'm sure you guys are doing such a great job and I can't wait to hear more of your stories. Way back 2013, magkaroon ng barangay election and at first po may SK pong noong una po may SK pa pong binubuo, so nag-start na po kami mag-campaign ganyan. Then nung mag-election na po proper, sinabi na walang SK, so parang nung time na yon 2013, sobrang sabi ko, oh my gosh, parang ano yung gagawin namin, nakapag-campaign na kami, tapos parang ready na po kami sa election, pero biglang nawala. And
dahil doon, parang nung time po na yun, sinabi ko po na hindi dapat mag-stop yung service na gusto kong gawin sa youth. So, nag-focus po ako mag-serve dun sa parish namin, sa Merit of Christians parish. Malapit lang din sa amin na may mga kabataan, may mga grupo po ng kabataan na sama-sama rin po nagsiserve sa parish namin. And doon ko po nahanap yung sarili ko na mag-serve sa youth kahit hindi po sa pamamagitan ng SK. So, doon okay. po na nakapag-serve po ako sa mga kabataan namin, nakapag-magawa po kami ng mga events. And luckily po, noong 2018 po, meron pong nag-approach sa akin na taga-barangay na kung willing pa rin ba ako maging part ng SK. Parang without hesitation po, sinabi ko po, yes. What is it like? What is your experience? Maybe you could give us like a day-to-day basis as SK chairwoman. Like, what do you do? What's your job? What's your role? My role as SK chairman, of course, everyday life namin, nandun kami sa office namin. Hindi lang kami compete as council kasi some of us are working, some naman are studying. And then, dun sa medyo start ng SK, sad reality kasi Erika, let's face it, before this, may mga ibang tao na akala ang SK lang para sa sports, para sa liga yeah. lang. Yes, and yung start ng pagkaupo namin, yun yung tinry namin baguhin. Yes. With pride, I can say na meron kaming nagawa sa Livelihood Hall and test, of course. Nakapag-graduate kami ng 25 graduates with, wow. 25 school certificate and 5 of which are in other countries na working. And yung iba, nakakatuwa kasi pag nakasalubong namin sa barangay, sinasabi nila na, yung certificate na nakuha namin talagang, it really helped us makahanap ng work, ganyan. And one thing rin na binigyan namin ng pansin is yung fight against drugs. Nagkaroon kami ng anti-drug abuse caravan wherein we've gathered 500 riders dito sa barangay namin. And after that, may short program lang wherein we invited people rin na yung medyo nagkaroon before naging... paano ba sabihin yan? Medyo na ano ng landas na ngayon naka-recover na. Nag-talk sila doon kung ano yung magandang gawin, how to overcome it, yun. Wow, those are really great projects, Kim. I'm really so proud. I'm so proud right now. Yeah. Thank you. Projects, because you know you're engaging talaga the youth. Eh, na you're saying that you know it's not always about the sports. Yes, sports will always be there. There will always be a sports fest. Pati dito naman din. Malaki yung sports fest dito namin. Dito sa barangay namin. But those other projects, you know, it's really great to hear that you guys are actually really trying to dig in kung ano ba yung mga problema dyan sa barangay and you're really grabe addressing. Grabe yung, alam mo yung parang excitement, yung fulfillment na nararamdaman ko per se. Kasi, alam mo yon yung nadadivert mo yung mga youth into good thing po. Andyan po kasi yung mga projects po naming SK na, syempre, andyan si sports, andyan yung livelihood, andyan yung mga seminars natin. And yun nga, yung pinahalagaan talaga naming projects, which is yung anti-drug abuse caravan. So, doon, hindi man lahat ng kabataan dito sa aming barangay ay natulungan namin para matubid yung landas nila. Pero alam mo yun, andun yung thought na nakatulong kami sa mga kabataan dito sa aming barangay. So, ang laking fulfillment nun sa akin. Sobrang saya ko pag nakakita ko ng mga bata or mga youth na natutulungan ng sangguniang kabataan ng council namin dito sa aming barangay. Erika. Thanks, Dex. So, maybe you could share your experience kahit with one project na talagang nakita mo yung joy ng mga youth. Kung paano sila nag what did they say to you guys? Were they really so happy? Ano yung feedback sa inyo? Alam mo, Erika, ito, no?
tulad niyan sinabi ko sa iyo, yung project namin na yung BADAC, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council, or yung about drugs, ano yun siya, parang continuous project siya ng okay. barangay na with the participation of SK. So okay. doon may mga if familiar ka Erika dun sa Tokhang. So mm-hmm. once nakinatok sila or once nakinatok yung bahay nila, ini-invite namin sila para umattend ng seminar or yung mga talks, mga ganun siya, or ano bang tawag dito, para siyang rehab along our community lang, along our barangay. If so, I were to live in ang barangay Don Bosco, sobrang maging proud talaga ako. Nakakatuwa naman that you know you guys are really looking out sa mga ano mga fellow youth nyo. Thank you, Dexter, for sharing. We are now moving to our second segment, which we will be talking about the COVID-19 virus. We are all affected by it, and we are a lot of us are trying our best to really help out the community, to you know, just to help out people. So now I would just like to ask the SK Council personally, what was your experience when the president announced that we are going to go through a community quarantine? During the announcement, kasi before the day of the announcement, nagkaroon na, unfortunately, there was a fire here in our barangay, which nangyari sa El Dorado. It's the second largest mission area here in our barangay. Okay. And yes, tapos during the day before the announcement, hindi na kami magkumahog para maghanap ng supplies na ibibigay. Like, personal necessities, mga shampoo, sabon, toothbrush, toothpaste. And Monday, came morning ng announcement. Normal day pa eh. Andun pa yung namimili kami. Actually, nagulat kami kasi Monday nung bago i-announce, ang dami ng tao. So kami parang, ha, ano nangyayari? Bakit ganon? Ang daming tao sa grocery talaga. Okay. And then, continue pa lang kami to buy supplies, ganyan, ganyan. And then, nag-re-repack kami, biglang nag-announce si President na meron ngang ECQ. And kami, medyo na-rattle kami kasi parang we were preparing for something na ibigay dun sa mga nasunugan. But then, here comes ECQ na kailangan yun namin mabigyan. So kami, talagang nag-division of work kami na, oh, sino ba magtatrabaho sa El Dorado? Sino ba mag-re-repack for the other constituents natin dito sa barangay. So, ganun yung naging life namin. Very so, ikaw naman, ano yung experience mo? Were you with your family ba? I heard yun nga, yung fire. Malapit ba yan sa inyo? Mm-hmm. Alam mo, Erika, yun nga, no? Yung bago mag-announce si Duterte, nagkasunog dito sa aming barangay. Tapos, nung nag-announce si Duterte ng Friday, kung di ako nagkakamali, na by Monday, eh magkakaroon na ng community quarantine. Okay. Sa akin, hindi talaga nag-sink in na possible mangyari dito sa Pilipinas yun, na magkakaroon tayo ng quarantine. So, ako parang pa-chill-chill lang. Nung namimili kami ng mga supplies para nga rin sa mga nasunugan, parang wala lang sa akin. Like, parang normal day sa akin yung mga araw na yon. Tapos ito, nagulat talaga ako nung nagpunta kami sa isang mall dito malapit sa aming barangay. Pagpunta ko, yung pila is from sa simula nung cashier hanggang sa pinakadulo nung grocery store na yon. So dun pa lang nag-sink in sa akin, Erika, na talagang totoo pala yung community quarantine, and yung mga tao is talagang nagpa-panic buying. So agad-agad kong tinawagan yung parents ko, na sabi ko nga, sobrang dami ng tao rito sa mall, mukhang kailangan na rin nating mamili, ganito ganyan, ganyan ganito. So ayun, nagsimula na rin magpanic yung mga tao sa bahay, Erika. So ayun, talagang grabe yung nangyari ngayon sa atin.
hindi natin nakalain na pwede pala talagang ma-stop lahat. Oh, yun nga. I mean, ako din, sobrang na-surprise talaga ako when I heard na, you know, they will put us under quarantine. Hindi ko na-imagine na makakarating tayo sa point na ganito. Ano naman, no? Marjon, ano naman yung experience mo, personal experience mo, nung in-announce na under quarantine na ang buong Metro Manila? So, yun po, yun nga po, na before mag-announce, so magkakasama kami, parang nag-busy po sa pagpapak ng mga goods para po doon sa nasunugan. Eh parang nung narinig ko po na may magkakaroon po ng community quarantine, parang nung una po, parang wala sa akin. Sige, tutuloy ko na lang yung ginagawa ko sa pagpapak niya kasi ito yung parang kailangan ngayon. Pero nung time po ng pag-uwi ko, may mga tao na nagpapanik, parang kita mo sa itsura na natatakot sila, may mga nagme-message na, okay, mag-ingat, ganyan. Sila pa pa rin nagsasabi, oh, mag-ingat na sa labas kasi baka magka-virus, ganyan. Parang sabi ko, okay, kinakabahan na rin ako unti-unti. Nung una kasi wala pa ako nafe-feel na kaba, parang okay, mag-iingat na lang. Andun lang ako sa part na mag-iingat lang. Pero yung kaba, iba pala yung feeling na mag-iingat ka na may kasamang kaba. Kasi parang, okay, nag-iingat po tayo, ganyan. Pero hindi mo alam, bigla-bigla ka na lang din pala magkakaroon ng sakit, parang ganun. So, nung time na nakaramdam na ako ng kaba, so parang sinabi ko, okay, parang nababalim na rin po ako kahit pa paano. Na, okay, paano gagawin ko? Anong gagawin ko? Tutuloy ko pa bang lumabas? Sasama pa ba ako sa pagbibigay? Ganyan. May mga ganun akong pagkakataon nung time na yon. Pero sinabi ko na, okay, since community quarantine naman, may purpose naman to eh, para sa lahat. Parang yun na lang yung iniisip ko, naging positive din ako somehow para hindi makadagdag ng takot sa iba. What's your situation like right now in barangay? Madami na bang protest dyan? Or? Yes, current situation namin here in our barangay, we have, as of yesterday, we have 39 confirmed cases, okay, and 7 recoveries. Pero sadly, we have 4 casualties. Oh, tapos, okay. Yes, sa mga tanod naman, we have roving, lalong-lalo na sa gabi, pag sa curfew. Okay. And sa mga wet markets rin, meron tayong nagbabantay para ma-implement talaga yung kung hanggang oras ang sila open. Mm-hmm. And ang nakakatuwa dito kasi Erika sa amin, bayanihan system talaga. Okay. Mapa-mission area, homeowners, talagang merong bayanihan system. Like kunyari sa mission area, talagang merong nakapost dun sa entrance nila, isa lang yung entrance and exit nila para alam nila kung sino yung lumalabas and pumapasok. If you don't have the quarantine pass, quarantine ID, hindi ka talaga pwede lumabas or pumasok kung hindi ka talaga taga doon. And sa mga homeowners naman natin, meron tayong sa mga guardhouse, nagsispray sila ng mga disinfectants sa mga wheels, around the car, para ma-prevent talaga yung spread ng virus sa barangay. Okay. Well, I'm glad to know talaga na you're all taking initiative to take care of your people in your barangay. I'd like to know, though, what is your, did you have a project for this? What was your first initiative as SK in prevention for COVID-19? First project namin, kinorporate namin yung sa nasunugan. Nagbigay rin kami ng mga toothbrush, toothpaste, yung mga for personal hygiene. And let me show you some pictures para mapakita rin natin sa mga viewers natin. Okay, great. You guys have photos. I wanna see. Sige, let's see what barangay. Okay. Yes. Yan yung mga... Oops. Yeah, yan okay, yung mga clear shampoo. Diyan sa kit na yan, COVID-19 kit. May mga alcohol, shampoo, soap, meron ring toothbrush, toothpaste na napamigay natin sa mga lugar. And actually, Erika, we're preparing something. Okay. Hindi pa lang namin nasa start. Okay. Pero meron na kaming mga supplies, pero konti pa eh. Talaga naghahanap pa kami ng ibang supplies kasi lalo na ngayon, ilang days na tayo sa quarantine. So yung supplies natin, medyo nauubos na talaga. So once na ma-complete namin yung ini-hit namin na numbers ng items, mag-start na kaming ipamigay yun.
Kasi gusto namin rin na uniformity. Kung ano ipapamigay namin sa isang lugar, yun rin yung matatanggap ng ibang lugar to avoid issues na rin. Okay. So, just to clarify, you will be continuing this project up until ma-lift yung lockdown? Yes, we'll do something for, not specifically for the youth, pero for the people of Barangay Don Post. Okay. Actually, I celebrated my birthday this month, April 7. And instead na mag-celebrate kasi... Yes, thank you. Instead na mag-celebrate kasi syempre bawal yung mga social gatherings muna, yung money na dapat nandun, binigay ko na lang para sa mga food ng mga frontliners. Nagbigay ako sa mga checkpoints natin dito sa barangay. Okay, that's great. Huh? I mean, I know a lot of people actually who celebrated their birthday also at home, but you actually, you did it differently. Yeah. Thank you so much, SK Council. I hope you enjoyed and I hope the viewers also enjoyed. And you know, I hope the viewers as well learned something from you guys today. And I hope that, you know, they take it into heart. I agree with you guys, you know, please be careful. If you don't need to go out, please stay at home, stay healthy, and, you know, continue to pray and so that, you know, this virus will end. So again, thank you, SK Council of Barangay Don Bosco. I hope to see you guys actually in person after all of this is over. So mag-ingat kayo dyan always. Thank you so much. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.